Hi guys, welcome back to our channel. So ngayon guys, ang pag-uusapan naman natin motor control na forward reverse. Sorry guys, medyo delay yung video natin regarding sa MCB type na panel board, yung line to neutral na connection. Wala pa kasi under quarantine pa rin tayo hanggang sa ngayon, lockdown pa buong NCR pati na rin ibang mga probinsya. So ito muna, motor control muna tayo ngayon. So ang pag-uusapan natin or ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay forward reverse na kasama na overload at saka mga indicator light. So una guys, yan guys, makikita nyo sa screen, yan yung power circuit natin. Bale, ang i-discuss ko sa inyo yung actual na mismo para at least mas madaling maintindihan at saka naka-color coding naman tayo kaya madaling intindihin. So ito yun guys. Ito yung power circuit natin. Tapos baka magtaka kayo bakit may ano tayo, may BFD tayo tsaka circuit breaker. Dito kasi guys, yung motor natin, itong motor natin na nasa baba, 3 piece na to. 3 piece na yung gagamitin natin para at least man kung 3 piece yung motor na pag-iinstallan nyo, madali lang sa inyo gayahin yung ginawa natin kasi naka 3 piece na tayo. Halimbawa naman, single piece ang supply nyo guys. Ang pinagkaiba lang sa 3 piece at saka single piece, pag sa 3 piece as is na to, ito na yung setup nya. Pag ano naman, pag single piece, tanggalin nyo lang to guys, yung dilaw na yan, matik, yan ang yung single piece natin. Dito guys sa forward reverse natin, ano bang meron tayo dito? So unang una may circuit breaker tayo, pero bago tayo gumalaw dito guys, kailangan nakapatay yung supply natin. Dito ko na lang pinatay para lagi naka-on yung BFD natin. So may single phase tayo na supply, tapos 3 phase yung motor natin. So dito may MCB type ako na 32 amperes na circuit na MCB. Dito naman may 6 amperes ako para sa mga, ito yung protection natin guys dun sa mga controls natin, dito sa magnetic contactor natin at saka dito sa mga indicator light natin. Yan, ito yung protection natin. So yung tatlong linya guys, pumasok lang dito sa contactor natin dito, tapos dito sa kabila ganun din pumasok din. Pagdating naman dito sa overload, papunta dito sa motor natin, yung 3 piece natin na motor, dire-diretso lang yon. So i-imagine natin paano ba natin pa gawing reverse yung motor. So para magiging reverse yung ikot ng motor natin guys, ang gagawin natin, itong dalawang to, pagpapalitin lang natin ng connection. So, hindi naman pwedeng, ang gagawin natin, pag forward natin, tapos papalitin natin, tatanggalin natin yung wire, tapos pagpalitin natin yung connection niya. Hindi ganun. So, kaya nandito si magnetic contactor. Once na ito yung inon mo, automatic na maglilipat na yung connection nito. Halimbawa, magkapalit na. Itong nandito, ito na yung galing sa line 1. Ito, nakikita nyo yung pulay-pula. Balay, sa isahin natin guys para maintindihan nyo ng maayos. So, dito sa baba, ito lang yung pinagkaiba guys ng connection. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina na kailangan lang pagpalitin yung supply dito para magiging reverse yung ikot ng motor natin. So ito yung contactor natin, yun ang purpose niya na pagbaliktarin yung dalawang connection na to. Ito yung line 3 natin, papunta din sa line 3. Ito naman yung line 2 natin, papunta din dito sa line 2. Tapos itong line 1, papunta din sa line 1. So walang nag-iba dito guys. So dito tayo sa baba ngayon. So ito yung line 1 natin guys, makikita nyo. Itong kulay red ng line 1 natin, nandito na siya ngayon sa line 3. Si line 2 natin, yung kulay dilaw, so as is pa rin siya, nandito pa rin sa gitna, nasa line 2 pa din. Yung kulay blue naman natin, yung line 3 natin, nandito na siya sa line 1. So yun na yung sinasabi ko sa inyo guys, na pinagpalit natin yung connection ng dalawang wire na to sa pamamagitan ng contactor. So yun yung purpose ng pangalawang contactor natin para mabaliktad natin tong dalawang connection na to. So, sana guys, malinaw sa inyo yung power circuit natin, yung discussion natin.
So, doon naman tayo ngayon sa diagram natin. So, dito, dito ko na nilagay yung overload natin, guys. Dati kasi, pag gumagawa ako ng diagram, ang overload natin, dito nilalagay. So, ngayon, guys, nandito ko lang nilagay para masama lahat ng indicator light natin. So, dito may stop tayo, may start tayo na forward, may start din tayo na reverse. Tapos itong sa baba dalawa, ito yung maintaining contact natin. Sa MC1, ito yung normally open natin, ito yung maintaining contact natin. Sa MC2 natin, ito din yung maintaining contact natin. Bakit may normally close ng MC2 dito? Bakit din may normally close dito na MC1? So, ito yung interlocking natin, guys. Electrical interlock natin. Para hindi sila magsabay na umandar. Para mapagana natin yung forward natin na indicator light, kailangan natin ng normally open na contact sa MC1 natin. Sa reverse naman, ganun din. Sa MC2 naman, yung normally open niya. Tapos sa stop natin, guys, kailangan normally close ng MC2 at saka MC1. So, yun guys, yung fault natin, yung kulay dilaw natin, tapos dumaan siya ng normally open ng overload natin. Para pag nag-trip, automatic magiging close to, tapos iilaw yung fault natin. So, yun. So, mag-wiring na tayo. So, dito guys, may stop tayo. May push button tayo ng forward. May push button tayo ng reverse. Stop na indicator light natin. Forward na indicator light natin. Reverse na indicator light natin, at saka ito yung sa fault natin, yung kulay dilaw. So dito guys, nilalagyan ko na ng wire. Makikita nyo naman dito, lahat ng line to natin connected dito sa fault natin, stop, reverse, at saka forward. So ito yun, makikita nyo, ito yung line to natin, guys. Ito naka parallel lahat yung connection natin dito. Tapos ito na yung papunta natin dun sa mga contact natin. Tapos yung push button, yung sa reverse, forward, tsaka stop, may wire na rin tayo para hindi masyadong mahaba yung video natin. So ngayon, ibabalik rin ko muna para makikita nyo yung connection natin. So unang-una, ito yung line 1 natin papunta dun sa overload natin. So may wire na ako dito. Ito yung papunta sa overload natin. So normally close yan, guys. So dito titingnan natin kung saan yung normally close. So yung normally close natin, itong 95 at saka 96. So dito natin ilalagay. Dito guys, sa video na to, hindi na ako gumamit ng numbering. Para ang importante kasi natin, guys, dito na malaman natin kung connection natin normally close or normally open. Yun yung importante natin. Pag numbering kasi, may ibang contactor na hindi ganito ang brand, nag-iiba yung number. So, kailangan nating tandaan normally close ba or normally open. So, yun ang kailangan nating tandaan. So, pagkagaling niya sa overload, makikita nyo dito, pumunta siya sa stop na button, tapos pumunta siya sa magnetic contactor natin, yung dalawa, normally open at saka normally close. So kukuha tayo ng wire. Tapos unahin muna natin tong sa stop natin. So ito yon. Tapos para din sa indicator light natin, itong wire na to. So pagsamahin ko na dito sa connection na to. Yan. So, dito itabi muna natin. Unahin natin itong push button natin. Pagkatapos dito sa stop natin, pumunta sa tig-isa. Pumunta ng start ng forward natin, tsaka pumunta din ng start ng reverse natin. So, ito na yung cable niya, dalawa. Ito yung pumunta na dito sa forward natin. Tapos yung isang cable, pumunta din dito sa reverse natin.
So okay na to. So dito guys, isusunod natin yung maintaining contact natin ng sa start ng forward natin. So ito yung forward natin guys. Kakabit tayo ng maintaining contact niya. So ito yung forward natin na contactor, ito yung reverse natin na contactor. So dito sa forward, sa magnetic contactor number 1, ito sa forward na to, kailangan natin ng normally open. So dito guys, maghahanap tayo ng normally open. So ito yung normally open. Or dito na lang guys sa baba para may magamit pa tayo mamaya. Dito na lang ilalagay natin. Tapos yung isa naman dito, may dalawang wire tayo dito, makikita nyo sa forward dito. Bakit dalawa yung wire natin dito? So dito natin titingnan yun guys. Ito yun, ito yung nakakonnect na natin papunta sa MC2 na normally close yung isa, ang isa papunta sa normally open ng MC1. So yung isa ilalagay natin dito, yung connection natin kanina. So paikutin ko lang dito para hindi sagabal. Hindi, dito na lang para mamaya hindi pag-ikot natin, dito na lang yan. Tapos yung isa naman papunta sa MC2 na normally close. So maghanap tayo ng normally close dito. Ito yung normally close nya, so dito natin ikakabit. Tapos next natin gagawin itong isang start natin ng forward ay ng reverse. Ganun din, connection ng papuntang MC1 normally close at saka papunta sa MC2 normally open. So ito yung dalawang wire na yan, normally close ng MC1. So ito yon. Tapos yung isa naman, ito yung maintaining contact natin, sa normally open natin ilalagay dito. Yan. Tanggalin muna natin ito guys kasi sagabal. Yan. Tapos kabit na natin to. Yan. Ito yung kaninang kinabit natin. Tapos nyan, itong isang wire naman, ito yan guys. Ito. Ito yan. Papunta dun sa normally open ng MC2. Ito yun. Dito natin ikakabit. Yan. So next natin, ito nakabit na natin to. Ang isusunod natin, yung mula MC2 na normally close papunta sa MC1. Ito yung normally close na natin. Ito yung galing sa start ng forward guys. Ah. Papunta sa A1 ng magnetic contactor natin para sa forward. Yan. Tapos next natin ikabit. Ito. MC1. Normally close ng MC1 papunta sa MC2. Sa A1 naman ng MC2. So, ito yun guys. Kanina nilagay natin. So, dito tayo magkoconnect. Yan. Tapos papunta sa iwan ng MC2 natin. Ito yun. Yung iwan niya. Yan. So next natin i-coconnect, nandito na tayo sa
Natapos na natin to, itong lahat na to, tapos na natin. So dito na tayo sa indicator light. So line 1 papunta sa normally open ng MC1. So ito yung line 1 natin, guys, na dumaan ng overload papunta daw sa normally open ng MC1. So ito yung MC1 natin, guys, ito yung normally open natin. Dito natin siya ilalagay. Tapos papunta sa forward natin na ilaw. So makikita natin ito yung forward natin na ilaw. Makikita nyo may label dito sa baba. So ito yon. So dito natin ikakabit. Yan. Next natin, normally open ng MC2. So ito yung line 1 pa din natin. Normally open ng MC2. Nandito sa baba. Natin ikakabit. Ayan. Tapos papunta naman dun sa reverse natin na indicator light. So ito yung reverse natin. So dito tayo kukuha ng wire. Ito yung ikukunik natin dito sa baba, yung pinagkunikan natin kanina. So yun, guys, next natin itong stop natin na kulay red. So pagbaliktarin lang natin, guys, ha, para mas malapit yung wire ko. Itong MC1 dito natin ilalagay, yung MC2 dito. So wala naman problema kung magkabaliktad yan, as long as na magka-connected pa rin yung dalawa. So mula dito, ito yung line 1 natin, guys, yung nanggaling na ng overload papunta ng normally close. So ito yung normally close natin ng MC1. Kunik natin dyan. Tapos yung labas nya, ito yun, papunta ng normally close din ng MC2 natin. So ito yun. Yan, makikita nyo, guys, dito. May MC, normally close. So ito yun, dito natin ikakabit. Yan. Tapos papuntang red na ilaw. So ito yon, yung stop natin nandito, yung label natin. So dito natin to ikakabit. Yan. So nakabit na natin yung kulay red. Next naman, ito na lang ang hindi natin nakabit. From line 1 na hindi dumaan ng overload papunta sa overload natin na normally open. So ito yung line 1 natin, guys, na hindi dumaan ng overload. Kasi pag dito ka kasi kukuha, dumaan na to ng overload. So dito tayo mag-jumper. So jumper natin dito. Tapos dito sa normally open natin ng overload. Yan. Tapos ito yon, papunta sa kulay dilaw natin na ilaw. So ito yon, yung fault natin to. Yan. So dito natin to i-connect. Yan. So next natin, itong line 2. Yun na lang ang kulang natin, itong line 2 na to. So una natin ikabit line 2 ng MC1. So ito na yung line 2 natin, guys. Kabit natin dito sa line 2 ng MC1. Tapos kailangan din natin ng kable. Papunta dito sa MC2 natin. So dito na lang din natin i-connect para isang wire lang yung nanggaling dyan. Pwede tayong kumuha lang din dito sa A2 forward natin na magnetic contactor. Yan. Yan. Tapos dito natin i-connect sa A2. So dito, guys, wala pang supply para dito. So dito na din tayo kukuha kasi line 2 naman yan. Ito yung line 2 natin, guys, sa lahat ng indicator light natin. So dito din natin i-connect. Sa A2 to, guys, ha.
Ipitan lang natin. So yan, nakabit na natin lahat. So gagawin natin, babaliktarin ko lang to guys para makita natin mamaya. So yun guys, nabaliktad na natin. So ngayon, na-install na natin lahat ng connection na dapat nating i-connect. Ngayon, bubuksan na natin yung circuit breaker natin. Ay, by the way guys, baka magtaka kayo na yung kable dito guys, nilipat galing dito. Itong wire na, itong dalawang wire na to, galing yan dito. Nilipat ko na dito mismo sa supply natin na hindi dumaan ng BFD. Ginawa ko lang kasi itong setup na to kasi 3-piece yung motor natin. So yan guys, na-install na natin. I-on na natin yung circuit breaker natin para sa power circuit natin. Ayan, kaon na. Tapos i-on din natin yung para dito sa mga indicator light natin at saka yung dito sa contactor natin. So yan, automatic. Kasi naka-stop yung motor natin, iilaw na yung kulay red natin. Ngayon, kung bubuksan natin yung forward natin, yung ikot ng motor, clockwise. So, naka-forward tayo, umilaw din yung indicator light natin para sa forward. Tapos, try natin i-push tong push button natin sa reverse. Ayaw niya. Bakit nga ba ayaw niya? Kasi may interlocking tayo, may electrical interlocking tayo para iwasan na magkasabay itong dalawang contactor na ligana. So kailangan muna natin patayin yung motor bago natin i-reverse. Yan, so ngayon guys, ang ikot ng motor natin counterclockwise na kasi binaliktad na lang pangalawang magnetic contactor natin, yung connection ng line 1 at saka line 3 at saka line 1. Kaya yung ikot niya is counterclockwise na. So yan guys, i-try naman natin yung overload natin na i-trip kung gagana. Yun, so makikita nyo guys yung fault natin, umiilaw. Ibig sabihin, nakatrip yung overload natin. So kailangan nating i-reset yung overload natin. So automatic din nagiging umiilaw na yung stop natin. So try natin uli, forward natin. Ayan, gumagana. Tapos stop natin. Reverse natin. Ayan. So, ibig sabihin, goods yung ginawa natin connection. Additional tip ko lang din sa inyo guys na pag ikay isang electrician, huwag kayong magstay dun sa basic electrical or basic electrician lang yung alam mo. Kumbaga, try to explore din kung ano yung mga ibang aspect or mga ibang, halimbawa, electrician ka nga pero ang alam mo lang is hanggang wiring lang tayo or hanggang sa installation lang ng building wiring, mga ganun. Mas maganda guys kung itong ganitong klaseng wiring or ganitong installation ng motor, kung malaking impacto guys, kunti lang ang nagtsatsaga na matuto nito kasi sa tingin nila mahirap kaya yung iba hindi na nag-aral ng motor control. Pero mas maganda guys, bilang isang electrician, marami tayong alam pagdating sa electrical. Hindi lang tayo nakafocus sa building wiring natin. So mas maganda kung ano yung pwede nyong pag-aralan, ano yung gusto nyong matutunan, ano yung mga hindi nyo pa natutunan, hindi nyo pa alam. Try to have initiative na malaman or matutunan yung mga bagay na yun. Kasi hindi mo, maibigay mo yon pero hindi mawawala sa iyo yun. Kaya, so yun guys, natapos na yung tutorial natin. Mag-ingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa COVID-19. Marunong tayong sumunod sa kung ano yung pinapatupad ng pamahala natin. At sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, at saka i-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na interesado sa electrical. Maraming salamat, and this is Jun Aux TV. See you in the next video.